Hello guys! Mami MJ here! Ang gusto ko lang i-share sa inyo, paano ako nag-lose weight pagkatapos kong manganak. Ang simple lang naman, I mean hindi simple kasi mahirap mag-lose ng weight, lalo pat ang sarap kumain. Yes, guilty ako niyan. Okay, sorry guys. Bisaya po ako. I'll try my best mag-Tagalog para sa lahat ng viewers ko. Kasi gusto ko matulungan ang mga momshi out there. Kayong mga moms, diba, gusto natin mag-lose weight after natin manganak. Pero paano nga ba? Ako kasi, based on my experience ha, si baby kasi, after 1 month old niya, hindi na siya nagdidi sa akin. Nag-stop siya ng kusa, guys. So noon, after niya mag-stop, I look at myself in the mirror. And then, ang sagwa. Kasi nga, hindi ako sanay na ganun ang katawan ko. Tapos, after mag-3 months ni baby, nag-gym na ako. Pero hindi yung brutal workout talaga. Yung palight-light muna. Para akong beginner ulit. Kasi nag-gym na ako before eh. Before ako mabuntis, nag-gym na talaga ako. Pero hindi talaga yung pro. At saka may mga workout videos para ako, mga moms, mga besh, na pwede nyong gawin sa loob ng bahay nyo. Simpleng-simple lang talaga. Ayun na nga. So ngayon, ang key to lose weight is ang food intake. Okay, so sasabihin nyo na ano bang kailangan kainin para makapag-lose weight? Ako kasi guys, para makapag-lose weight ako, di ba masarap kumain ng rice? Ang ginawa ko, breakfast, nagha-half rice ako. Yung sa breakfast ko, meron na yung eggs. Eggs talaga, kasi dalawa talaga yung nauubos kong itlog. Kasi kailangan ko na ang protein. Egg, tapos minsan may side dish na gulay. Kahit anong gulay lang talaga. At saka, yung rice. Kasi nga, hello, rice is life, sabi nga ng iba. Tapos pagkatapos nun, ang breakfast ko pala ha, 7 a.m. Tapos, breakfast and then coffee. Ano pagka 10 o'clock, nag-snack for mild fruits or some Skyflix biscuits, ganun. Tapos pagka 12, kumakain naman ako. Since hindi pa mag-give up si rice, okay, 1 cup rice. And then, ulam, kahit anong ulam lang. And then, tapos pagka 3 p.m., nag-snack din ako. Anything lang din, basta wag lang masyadong mataas na carbs. Ang ibig kong sabihin na carbs, yung burgers, pizza, ano pa ba? Spaghetti, kasi pizza itself is high carbs na yun, di ba? Tapos after niyan, 6 o'clock or 7 o'clock dinner time, tapos pagka dinner time, sinusubukan ko talaga na hindi mag-rice. Kahit half, hindi talaga. Ang ginagawa ko is maraming ulam. Yung ibig ko sabihin na maraming ulam is, for example, isang hiwa na manok, dapat marami ang vegetables sa na kasama niyan. Tapos, after niyan, dessert na. But, hindi ibig sabihin na sweets dessert. Pwede naman, like yung cookies na low sugar, yung ganun. Pero ako kasi fruits ang minsan yung pinang-snap ko. Yun. At saka, yun na, tuloy-tuloy lang din. Parang yun na yung routine ko daily. For example, change food. Basta wag lang masyadong high intake ng carbs. Basta, pwede ka mag-cheat day.
For example, my special occasions. Yan, go. I mean, it's okay. Pero make sure lang na pagkatapos mo kumain ng maraming-marami, dapat malakas ka rin mag-workout. Yan. Kasi dapat ang partner talaga is workout at saka yung pagkain. Kasi 80% food, 20% exercise. Sa paglo-lose weight kasi is dapat patience, effort, at tsaka-tsaga. Kasi, ano yan eh, maa-apply natin yan sa sarili natin for lifetime na yan eh. Tsaka, nasa process po ang lahat. Wala po talagang madali kasi hindi naman po magic. At tsaka, meron naman din iba nag-lose weight within a week pero bumabalik sa dati, di ba? Yun ang masaklap, bumabalik sa dati. Yung ganito kasing process is pang-lifetime. Kaya, ito na lang yun. Ito na sasabihin ko na trust the process. O, di ba? Ang galing. Okay. So, yun lang guys. Tapos, may mga workouts din ako na pwede nyong itry na makakatulong din sa inyo para makapag-start din kayo ng mga basic workout. Para tsaka if may budget na pagkatapos itong quarantine, pwede na makapag-gym. Tapos tuloy-tuloy na or kung busy talaga masyado sa work or sa pagbabantay ng anak, pwede sa bahay lang din, okay lang naman din sa bahay, basta consistent lang din. Kasi lahat naman na ating ginagawa is nasa process. Yun na nga, sabi ko nga, trust the process. Okay mga moms, kung may mga tanong kayo, please comment down below na lang po at saka sasagutin ko kayo isa't isa. And please subscribe my channel if nagustuhan nyo po at saka paki-post na lang po ng bell button para ma-notify po kayo sa next video ko. Thank you!